Good morning. Ayan. Guys, may napanood na naman ako dito kay Ma'am Kapili Ronald. Another content niya. So dito guys, pati daw sound effect, posible magkaroon ng copyright issue. So panoorin natin itong video niya and paano siya nagkaroon ng issue at paano natin maiiwasan ito. Let's watch this. So guys, na-copyright na naman ako. Yan talaga may katigasan ng ulo. This time naman doon sa mga sound effects, alam niyo yung mga tawa-tawa. Kapag nag-voice over ako, gusto ko yung may sound effect na tawa para mas nakakatawa yung pinukwento ko. Akala ko makakalusot kapag sound effects lang. Hindi din pala. Madami na nga ako in-upload na reels na hindi ko na nilalagyan ng background music para sure, pero sound effects nilalagyan ko. Hindi naman ako nagkakaproblema. Guys, yung sound effect and yung sa sound collection, if ginagamit natin to direct dito sa ating Facebook Reels, posible magkaroon tayo ng violation. Yung sound effect, usually meron ito sa mga editing applications, yung effect na usually nadidinig natin sa mga funny moment, funny videos, reaction videos. And again guys, kay Facebook, posible magkaroon pa rin pala tayo ng violation. Pero dito sa video na to, mas nagiging aware tayo kahit yung mga simpleng sa tingin natin walang violation, posible magkaroon. Katulad nga ng sound effect na to. Although yung sound effect guys, siguro ang i-require lang natin 3 seconds kasi based dun sa experience ko, kapag po longer po yung mga sound effect or palagi natin ginagamit or sunod-sunod, nade-detect na po ng isang platform yan like Facebook or YouTube na gumamit tayo ng audio na hindi original. Okay, so yun, para maiwasan natin to guys, at least siguro i-limit natin yung paglagay, or mas okay kung sa Facebook lang tayo kukuha ng music, sa royalty free music. Ito nga guys yung Creator Studio. So pag-aralan na lang natin, lagyan na lang natin ng konting edit or iklian natin yung mga music o yung mga sound effect na ginagamit natin. So meron kasing sound effect usually 5 seconds to 10 seconds bago matapos. Pero ang allow lang kasi dito guys is 3 seconds dapat tapos na yung nilagay mo na music. So sana, di ba, maiwasan natin ito. And ako guys, talaga wala na talaga akong mga music na nilalagay sa aking mga reels para at least sobrang ma-minimize natin yung violation or restriction. So dito, sobrang higpit katulad nung sabi ni Ma'am Kalapati Ronald na kapag tayo is monetized na, mas tumataas yung engagement at mas nakikita ni Facebook yung ating mga ginagawa. And chinecheck siguro ni Facebook isa-isa yung mga video natin, kaya nade-detect pa din nila na mayroon tayong violation sa paggamit ng mga music or mga copyrighted materials. Hindi lang po sa music and sound effect, no? Pati din sa pictures, sa videos na ginagamit natin for additional clips. Dapat po yan is no copyrighted issue. Okay? So, yun guys. Sana mag-silbing araw to. Ito yung advice ni Ma'am. Panoorin natin. Yun nga lang guys yung worst, no, kapag or yung cons kapag walang sound or music sa ating background, medyo boring na yung nagiging dating sa viewers kasi wala man lang sound effect. Pero at least kung ang point naman natin dito is to monetize, maintindihan naman siguro ng viewers kung bakit walang music, walang audio. Pero depende pa din guys eh. Ako kasi gumagamit ako sa specific platform. For example, yung music na gagamitin ko pang YouTube, sa YouTube ako kukuha, sa Creator Studio ng YouTube. Pero naman kapag sa Facebook Creator Studio, actually marami po ito, no? 10,000 plus sound collection and soundtrack. Pati yung mga sound effects, meron din po kay Facebook and YouTube. So iwasan natin gumamit from different platform papunta kay Facebook. Kasi doon talaga nagkakaroon ng copyright. Pero kung ang gamit natin, yung sa Creator Studio tapos sa Facebook natin in-upload, maiwasan natin talaga yung violation. Pero ako kasi based on my experience, gumamit ako ng sound mula kay YouTube kasi ang focus ko dati is more on YouTube tutorial. Kumukuha ako ng sound collection sa YouTube Creator Studio. Meron din kasi silang royalty, free music, and soundtrack, and sound effect. So doon ko kinukuha. Ang nangyari, in-upload ko naman sa Facebook. Kahit royalty free music yan mula kay YouTube,
nagkaroon pa rin ako ng violation. So, posible ito yung nangyari kay ma'am. Sa iba niya kinuha yung sound effect, hindi mismo sa creator studio ni Facebook. So, ito yung nakikita ko. Yun. So, sana gamitin natin yung mga free royalty, free music dun sa specific platform kung saan natin na-upload yung ating mga videos. And, guys, iwasan natin to kasi lalo na kung monetize na tayo at nagkaroon tayo ng violation. Ang pinaka matagal kasi ditong mabalik yung stars kapag tayo na demonetize. Yung stars hanggang ngayon wala pa rin po ako kasi na demonetize ako. Although namali ng report si Facebook, hanggang ngayon wala pa ding stars ng Facebook ko. Usually sabi nila 90 days or 3 months. Okay, so yun yung pinaka worst na pwede mangyari sa ating account. Kapag naman nagkaroon tayo multiple violation, usually within 90 days, nagkaroon tayo ng second restriction or violation, nagkakaroon siya ng 30 days suspension ng account natin o walang ads, walang engagement. Kumbaga, na-restrict talaga. Pag sinabi na restrict, nililimit ni Facebook yung engagement or ayaw ipakita ni Facebook sa wider audience. Yun. So hanggang dito muna guys. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye-bye!